agad yung Alice, binan agad yung Matilda. What is the opening right now for the side of Blacklist International? Paquito! Napaganda pick for Blacklist International kasi they have an option. Baka makita natin si Wise na gumamit ng Paquito kasi nakikita naman natin yung mga jungler na fighter. But yeah, Blacklist International kasi for the longest time, nakikita natin na part din to ng kanilang strategy lineup. Yeah. Off-season, actually, off-season natin nakita na nag-reveal ang Blacklist ng Paquito pick. But speaking of reveal, ito na ata ang bagong flavor of the week. The Eve na nagiging effective para sa side ng NXP, yung mga zoning mages na ni-utilize ni Yelly Haze. Kapag hindi siya nag-Eudora, hindi siya nag-Parsa, dito sila papasok sa Eve pick na ito. Maganda rin yung, syempre, yung Paquito na pinaprioritize ng Blacklist International. Surely, NXP ay handa dito kasi kung titignan mo yung order of bands, parang nakita ng NXP na pwede nga nilang ibigay itong Paquito. So far, wala pang nire-reveal ang NXP na sagot doon sa Paquito. But they do know na pwede nilang kunin yung Benedetta na open pick. Minsan, ginagamit nila sa gold name. Minsan, ginagamit nila sa XP. Syempre, pwede rin jungle. Which is an option din na pwedeng gawin ng NXP dahil Hesa at si Renjay ay mga Benedetta users din. Yep. So hindi pa natin alam kung saan mapupunta itong pick na to. Ang maganda dito sa ginawa ng NXP nung binigyan nila yung Paquito is alam na nila yung Edward hero. Kasi normally, Blacklist International ginagamit talaga itong Paquito kay Edward. Oo. So that being said, hindi na maglalapu-lapu ang Blacklist International na counter sana sa Eve. Oo, unless tumama yung sinabi ni Chantel na pwedeng jungle nga. Pwede, kung wow. Mag-change sila ng strategy nila. Yi Sun Shin agad. Yi Sun Shin, Wise SS agad for Blacklist International. For NXP, may option pa sila, by the way, na kumuha din ng Farsa. Kasi nakita natin yung match-up kahapon, ang nagkakontrahan is Eve and Farsa. Although Blacklist International, pwede din lang kuhanin. Oh, ito na naman! Grabe. Kimi for Blacklist, nakita natin yan even on week 1 or week 2 ng ating FL Season 8. Nakita na nila yung ano yung potential ng Kimi. Merong article akong nabasa about the item builds ni Oheb dito on this Kimi that he is still going for the magic type genius wand, ice queen wand damage. But then again, ang ginagawa mo for the hero is to push out the side lane and to probably match up with the range na meron ang isang Eve. At ang bilis ng your objective control nyo with this Kimi. Yeah, speaking of Kimi din, may tendency kasi na kapag ka gusto siyang kuhanin ng kalaban, mahirap puntahan kasi yung damage niya continuous. Tapos later on, kapag ka, kunwari, Blacklist International na makalamang in terms of the map control, automatic yung buff ng next play Evos, pwedeng ipilit nila na makuha ng Kimi para continuous yung kanya magic damage. Maganda yung ginagawa ng Blacklist International. Parang sobrang offered nila. Walang tago-tago ng kahit anong strategy. Nilabas agad yung tatlo nilang side, dalawang side lane and then yung jungler nila. Yeah. So ilalast two picks nila yung heroes para kay Venus tsaka kay Haji. Ang ine-expect natin dito ay mga tipong Rafaela, Diggy siguro na pwedeng iban ng NXP. Correct. I think nagme-make sense na iban yung Diggy dito para sa NXP. Otherwise, kukunin at kukunin niya na Blacklist International. Yung Kimi Diggy, isa na sa mga classic yan. Something tells me na pwede rin mag-rock itong Blacklist International. There you go. Yun na nga yung Diggy ban. At nakita ni Zico yan. Respect ban once again para kay The Queen. Ilang beses na natin nakita itong same pattern na ginagawa against Blacklist International. But this time you have the Alice din. So ngayon, nag-risk ang NXPE na ibigay na lang muna yung Paquito. We also have the Kufra ni Yawi na signature pick, Chantel. Napakaganda nung ban talaga ng Next Play Evos. Kasi kung it really makes sense, kasi yung possible na setup play dito ni Yawi and Yelly Haze, isang Diggy yung pinakamakaka-counter doon. Yes. Although for Blacklist International, maganda naman na sa banning nila, is nililimit down talaga nila yung possible heroes for H2. Yep. So yung si Ling, Hayabusa, and Lancelot, para naman dito sa Next Play Evos, kailangan nila ng, pwede pa sila maglapu-lapu. Actually, sila yung pwedeng kumuha ng lapu-lapu dito. Lapu-lapu ni Renny J, yep. At pwedeng Benedetta ni Hesa. Exactly. At sila yung nag-parse. Pinagsama na nga talaga. Tama pa itong nakikita ko, Wolf at Chantel. Apat na ban kay The Queen. Pero yung Farsa at yung Eve ay mga heroes din ni Venus. So, in total, parang anim na heroes ni Venus ang in-out exactly. Ng side ng NXPE.
Tsaka ito kasi yung kontrahan na heroes eh, yung sinabi natin. Force Eve talaga yung kontrahan in terms of the range and damage as well pagdating sa mga teamfights. So napakaganda nung latag dito ng next play EVOS for Blacklist International. Medyo na-limit down yung pwede pang counter dito na damage ng NXP. Pwede silang mag-grok tas lapu-lapu for Blacklist International. Kasi, or pwede yung... Or syempre yung Popolin Koopa na available pa kay V. Unless binibait yung Popolin Koopa pick. Show na lang din. Going standard. Napaganda ng poking capability naman ngayon ng Blacklist International. Kung baga manggugulo, alam naman natin yung kanilang performance with us. Here we go. Yan, dinagdagan pa nila ng pang-poke. So napakahirap din gumalaw dito for Yawi with this Cho and Popolin Koopa pick for Blacklist International. Next play EVOS. May option sila na maging Benedetta H2. Tapos, pwede pa silang mag-clod. Yep. Pwede pa mag-clod. Glue nga eh. Pwedeng kunin Nathan instead. Nathan, Marks. Puro magic ang NXP. Nathan H2. But man, kailangan natin pag-usapan itong strat na ginawa ng NXP. 6 heroes in total. And they're baiting out the Popol in Koopa. This is part of the strat. After that pick, I think na-predict na ng NXP na darating itong Popol in Koopa. Yesterday, nakita natin na para bang hindi na gana yung position 4 na Popol in Koopa or parang yung tank utility Popol in Koopa. More on, mas gusto mo na lang siyang dumadamage. Any thoughts about this one? I think yung Popol in Koopa na more on, yes, pag-damage siya at gusto mo pa rin siya maging tanky. Pero parang yung vision yung nahabol mo, tsaka yung poke. Mas vision. Mas dun sa vision. In a way, gusto mong maging makunat yung Popol in Koopa. Pero mahirap mag-item na sa ganung sitwasyon. So instead, magre-rely ka at gagamitin mo yung Popol in Koopa para may pang instant stun ka or mayroon kang vision nga dun sa kalaban. And actually, kung titingnan natin ang side ng Blacklist International, maganda yung chain stun na potential nila. Well... Yes, para naman dito sa next play EVOS, ang maganda sa kanilang lineup is si Hesa. Since siya nasa Golding, tas Farsa yung gamit niya, may possibility na lahat ng teamfight dadalhin ng next play EVOS dun malapit sa Farsa kasi mabilis lang siya mag-back up. Baya. Nakita natin yun sa mga previous games dito sa season natin na talagang pipilitin dito na next play EVOS na magamit or ma-maximize agad si Hesa at level 4. At mukhang eto na nga yung nagiging trend right now in the MPL. Second skill para kay Wise. Kala ko papatama niya kay Yawi, pero that is just the Little Wanderer. Hesa and Oheb ang maglalaban sa ating gold lane. Habang pakito ni Edward, laban kay Rene J pala. Sa side zone ako, mukhang ma-action. And sakto pa nga sa interview ni Edward kanina, si Rene J nga daw ang gusto niyang targetin. Yes, and speaking of targetin, ang gameplay kasi dito ni Rene J is pumunta muna siya sa mga other lanes. So, ang pwedeng i-maximize dito na Edward para mapantay niya. Maangat niya si Rene J sa kanyang laning is i-continue na muna niya yung kanyang laning. So, nakita naman natin dun sa gold shield ng turret na next play EVOS, particularly sa lane ni Rene J, may bawas na agad. So, ito yung mga ayaw mangyari na next play EVOS kasi si Edward, may tendency siya na pag alam niya meron na siyang item, automatic pasok na agad pag dating sa team fight. At dito sila bumabawi ngayon sa next play EVOS. Since nakuha ni Edward yung gold sa baba, Chantel, sumusubok si Yawi na tulungan si Hesa para tapatan si Oheb dito. So it means na gusto nilang i-delay pa rin itong gold side, protektahan yung farm ni Hesa at pagganahin yung farm din ni H2O dahil level 3 na si H2. Pero si Wise, napakabilis. Mauuna sa turtle. At nako, napaka-libreng nakuha ng objective ang side ng Blacklist. Tama si Wolf, the vision game right now ay nasa kupunan ng Blacklist International. Yes, sobrang bilis. Tama yung sinabi dito ni Manjin. Kasi imagine, papunta na po lang yung players ng next play EVOS. Pero nandun na, halos wala nang buhay yung turtle objective dito. So for Blacklist International, this is a different kind of rotation for them kasi hindi na nila binibigyan ng chance. Kung baga kahit makasulyap man lang dito yung next play EVOS, wala. So next play EVOS naman, ang pinaka-inaantay nila dito is magkaroon ng skirmish sa may possible top lane. Kasi kailangan nilang pigilan naman dito si Oheb. Kasi kaya nandun si Yawi, kasi mas angat siya in terms of the range against Farsa kasi continuous yung ibibigay niyang damage. Actually, mukhang mangyayari na yung binabanggit mo, Chantel, na kailangan ng pumilit din ng laban here in the top lane. Kompleto na mga ultimates ng side ng Blacklist at si Yawi matatagalan pa ng bahagya para makapag-set up siya ng range. So,
wow, this is Blacklist International in control of the rotation. At eto na yung simula. There you go. One more hit. Pero buti na lang. Buhay pa rin. Nabuhay pa rin. Nabeaten dito yung damage output ni H2O and Yawi. Nice attempt though. But then again, yung trade ay yung gold sa baba. Ang ganda ng ginawa ng Blacklist. Instead na sa gold lane sila mag outer turret energy shields, dito na lang sila sa bottom. So, kasi sa top lane, may Farsa. So madali lang mag-clear yan with the feathered airstrike. Yeah. So instead, dun sila sa may bottom lane. So extra gold. Kung titingnan mo, Blacklist 0-0 yung kills. Pero lamang ang Blacklist ng about 1,400 gold. Ayun na yung hinihintay nila actually. Mm-hmm. Yung magkaroon ng ultimate si Yawi at magkaroon ng pitas. First Blood ay mapupunta sa side ng Evos. And even though nawala yung mga gold sa baba, eh napakagandang trade naman sa kanila, Chantel. Yes, napakaganda for next play, Evos. Kasi this is OHEB, this is Akimi we're talking about. Sabi natin pagdating sa late game at nakita natin performance niya before. Napakaganda nun. Although for Blacklist International, nakikita naman yung movement natin kung paano sagutin. Pero ang ganda talaga ng ginagawa ni Edward. Nakita na natin yung potential of this kind of play. Kasi alam nila yung mga turtle ay dito lalabas muna sa may bottom lane. So for Renegade, kinaganda naman for this hero is napakabilis niya mag-clear ng minion wave. But again, crowd control-wise, medyo mahihirapan si Renegade Long. Huwag lang talaga siyang magpapapitas dun sa may bot. Yun nga eh. Ang daming panghuli ng Blacklist. And yes, nakakill ang NXP kanina. But yung control ng buong mapa ay nasa kupunan ng Team Blacklist International. This is interesting kasi nabanggit na usually nakikita natin gold lane ang pinapunish. Yep. Mm-hmm. But this time, nag-focus yung rotation ni Venus sa baba. Yep. To the point na hindi makaikot si Renegade. Usually nakikita natin si Renegade na siya yung naghahanap ng gank para sa kanyang team din. Yes, tama yung sinabi dito ni Manjin. Kasi imagine, usually kasi ang Benedetta, magkakat siya ng minion wave dun sa angat pa, sa gitna ng second tier, tsaka ng first tier turret. So yun yung dahilan, kaya nasasabi natin, Blacklist International, effective yung ginagawa nila. Now for next play, Evos, since ang kanilang investment plan ay nasa may top lane, maganda yung positioning nila ngayon. Wow. Isang magandang setup play lang from Yawi and the double Y chromosome dito para sa side ng next play Evos. Yun yung kinagandahan para sa kanila. Ah, nakulong si Yawi at pinatamaan ng mga bala. Blacklist International makakakuha ng equal na kill. 1-for-1. At may pagkagat na naman dito si Venus. Kinagat si H2. Habang nandito naman si Hesa. Nag-pop na lang ng Feathered Airstrike. Napansin nyo ba na parehas ang gold ni Edward at ang gold ni OHEB? OHEB ay nasa gold lane na dapat mas mataas ang gold. Ibig sabihin, sobrang libre ng laro dito kay Edward ngayon. Yes, kasi kanina nakita natin, early part of the game, nag-clear si Renegade sa may mid lane. So habang nangyayari yun, kumuha naman ng gold si Edward sa may bottom lane. So yun yung kinagandahan para dito kay Edward. Kaya tama yung sinasabi nyo, nakokontrol ng Blacklist International yung mapa kasi even the middle lane, halos wala nang buhay para dito sa side ng next play Evos. Although for next play Evos, ang kinagandahan para sa kanila is hindi pa nakukuha si H2. Yeah. So continuous yung kanyang damage dito. Maganda pa rin ang damage ni H2 kapag nagkaroon ng team fight pero na dodge yung initiation mula kay Yawi. Yeah, I mean, lamang ang Blacklist in terms of rotations pero one big team fight can change the game na parang ganito, walang wall na pwedeng mag-rage pero may mounting shocker. The knock-up mula kay Haji. The setup is real at eto na yung tunay na laban. May mga pagsapak na ginagawa si Edward. At magbabak na lang muna ang next play. Mountain Shocker for the Vision. Dagdagan mo pa ng turtle at ang mission ay kunin yung tori na to. For Blacklist International, sinasabi natin, grabe yung mga pokes nila. So during the team fight nakita natin, pumasok na crowd control dito si Yawi. Tapos meron pang panibago na nasipa si Haji. So tuloy-tuloy yung pwede nilang ibidaw na damage dito. And for that team fight nakita natin, yung sinasabi natin na crowd control si Yawi. Pero yung pala, meron silang other objective to take another mission against next play Evos. And doon natin nakikita na nakokontrol nila ngayon yung laro. Maraming salamat sa Oppo for that instant replay. It's now Blacklist International in the lead. 6K. At hindi ganun ka-flashy yung game eh. Isang beses lang tayo nagkaroon ng team fight. Haji with the knock-ups. Wolf. Sobrang objective-based na Blacklist International to the point na si Wise
ay 0 kills and 0 deaths. Wow. Ganun din naman itong ganun din naman yung diskarte nila, 'di ba? Para kukuha lang sila ng mga objectives kapag alam nilang lamang na lamang sila. Tatlong turtles na napunta sa Blacklist International at lahat ng yun ay one-sided. Yung pinakahuli na nakita natin na puwersa ni Oh My Venus na mag-ultimate doon si Yawi kasi naglagay siya ng isang trap tapos naspatay niya si Yawi. Yawi force nag tumalon at mag-ulti tapos may combo agad ng Farsa. So ang daming nasayang sa NXP at ang ginawa lang ni Oh My Venus ay nag-flicker out. At nung succeeding fight, obviously, lamang na yun sa Blacklist International. Ito yung nakakatakot for Blacklist International. Nakita natin si OHM nakabili na ng Genius Wand. So, nakikita natin kanina nagpa-front si Yawi, nababurst na siya dito ng Blacklist International. How much more with this damage ng Kimi ngayon ni OHM? Also, kung makikita natin information ng Blacklist International, they're giving space kay Wise on this game, tapos malalapit silang lahat. So, pwedeng humabol dito later on si Wise, tapos napakaganda din ang kanya ng bitaw ng Mountain Shocker. So, alam dito ng Blacklist as to when they will initiate for a team fight. Next play, Evos naman, meron silang AOE. This is Farsa and Eve. Kanina pa natin sinasabi, kailangan lang nila na magandang latag sa kanilang mga skills para mapagana yung kanilang lineup. At hindi rin makakapag-push agad yung kalaban nila eh. Kasi ang ganda ng spam ni Haze at ang ganda din ng spam ni, ni Hesa sa game na to. So, ilang beses na natin nakita ang NXP sa ganitong situation, ganitong-ganito din yung laban nila against Echo yesterday, na kung saan ilang hits na lang yung base, tatlong hits na lang, ay kaya pa rin nilang makamback. So you don't count out NXP yet. Exactly. Dahil sanay sila sa ganitong situation na come from behind win, especially ngayong linggo. But this time, Wise SS. Whoa! 72.50%. Naalala ko pa nung unang lumabas yung bagong YSS na to na nag-tutorial pa si Wise. para lang talagang maipakita na master niya yung hero. This time, NXPE. Quarantine muna sa kanilang base. Ano makakalabas? Oo. Pero for next play, Eva, sa kinagandahan sa gantong setup nila, yung kanilang lineup kasi is pang AOE. Mm. So pag nagkaroon dito ng moment na magkamali na pasok si Blacklist International, yun yung chance na sinasabi ni Edward na baka ma-wipe out sila. One big fight. Nag-cancel muna si Yawi ng kanyang stretch until pinap na yung feathered airstrike. Nandun si Renny J. Kinagat na naman. Popalin Kupa is angry. Magtatabi-tabi muna ang NXP. Mabubuhay pa ba yung Torres sa taas? Hindi na. Ganito kabilis mag-push ang isang Kimi at Yishun Shin. This time, hindi makalapit ang NXP. Conceal, pang go. Napakalilis dito ng laro ng Blacklist International. Yung sinasabi natin na parang naurasan nila eh. Yung mga, ito, 10 minutes pa rin natin kuhanin yung Lord. Tapos diretso makukuha natin din yung inhibitor turret sa taas. May checklist. May checklist sila eh. Kumbaga nailista nila yung mga kailangan nilang gawin ngayon sa laro natin. Now for next play, Evos naman. Ang pinaka hindi natin nakikita for this game is their aggressiveness. Meron damage dito si H2 for sure. Because meron din naman siyang dalawang core items for this match. It just so happened na iba yung pasok lagi ni Edward. Samahan mo pa ng mga damage iba dito ng Blacklist International. At ang hirap din ng buhay ni Haze, ang hirap din ng buhay ni Hesa kahit mag-ultimate sila dahil dalawa yung pwedeng pumasok sa Blacklist. Isang Cho at isang Pakito. Parehas pang MMA fighter. Yung isa boxer. Maganda rin kasi ginagawa nung dalawang fighter nga na yun para sa Blacklist International kasi nililiguran nila eh. Minimake sure nila na ma-awkward doon si Hesa pati dito si si Yelly Haze para hindi sila maka-forma when the ultimates do appear. Kasi ngayon naka-cancel na yung ultimate ni Eve. Dati pwede mo pang tisin in a way. Pero ngayon, automatic cancel and Blacklist International binibigyan nila ng magandang pwestuhan si Wise by giving the vision gamit yung Mountain Shocker at syempre yung mga traps and eventually syempre yung mga fighters nga nila na gumagalaw sa likuran at hindi sila mahihiyang bigyan dito si Yawi. And with the real-time win rate at ng Smart 5G 65% para sa Blacklist. This is NXPE sumusubok ngayon ng napakalupit na depensa
Yeah, for next week, Evos, ang mahirap dito para sa Kayawi is kumapansin natin yung positioning ng Blacklist International. May nakapwesto agad kung saan siya pwedeng sumilip. So, Haji, napakaganda ng performance niya specifically for this show. Nakita natin yan from the early games this season, and for that, yun yung isa sa mga factor for next play, Evos, kaya hindi sila makapasok basta-basta. Imagine kanina, pumasok sana siya. Yes, nagkamali siya, pero hindi pa rin siya tinry i-burst na ng next play, Evos. Ganun kataas yung respeto nila sa pwedeng pambawi ng blacklist sa kanila. 5-0 actually ang show ni Haji in this season. At ngayon, NXPE, nire-respeto muna, humihinga muna, nagpapainit muna sila dahil nabanggit mo rin, Chantel, kailangan lang nila ng isang magandang setup. One big wombo combo play para sa NXPE. The question is, will Blacklist International let that happen? Parang ano eh. Parang hindi. Tignan mo, tinitipian si Rene J. At saka si Rene J, gusto niya sana mag-angat na minion wave. Naangat niya kanina sa bottom lane. Makapal yan. Pero hindi. Okay. Oh! Pero mag-isa si Edward this time. Edward! Boy! Pa rin! Pero sabi dito ni Rene J, kailangan kita kapulin. Nanggigigil na si Rene J. Nanggigigil! But Edward is alive! The diversion play dahil nakuha ng Blacklist yung Lord. At kailangan na atang tumakbo ni Rene J. Eto na. Nandito na ang pagpangon ng agents. May sipa na gagawin ngayon. Rene J, mapapa-out na lang. Buhay pa rin ang NXP. But Edward, ladies and gentlemen. Dalawang ultimate yun. Oo, yun yung literal na save by the bell. Oo, save by the bell. Konting-konti na lang yung buhay niya eh. And for that, Blacklist International again, they have the Lord. Pero kita natin doon kung gaano, parang galawang electric eel. Yung kay Edward. Smooth na smooth. Smooth criminal, guys. And yan, next play, Evos. Kailangan nilang depensahan to. But again, hindi na kailangan gamitin yung mga skills nila sa isang specific na hero. Kailangan mailatag nila yan sa lahat. For Yawi, kailangan niyang tumalon. And for Blacklist International, pwede na nila tapos ito anytime. Okay, Mountain Shocker. Steady game para sa laban na to. Low scoring game, 4-2. This is the ultimate next play Evos defense. Ladies and gentlemen, can they make it? Mapapagana ba nila itong one big team fight? Pero kasi, yung laban ng ng next play kahapon, na-depensa nila eh. Ganito rin yung sitwasyon na yun eh. Ganito din. Nag-ultimate si Yawi ngayon ay may rage. Nandoon sa likod. Sina H2, Yelly Hayes with the pop ng ultimate. Yawi mula doon agad. Pero look at Uheb! Rumaratrat lang sa likod. Rocket! Natatamaan si Yawi. Mapapa-out na lang sila. Isa lang nawala ngayon sa side ng NXPE. H2O is down. 40 seconds. Rene J with the ultimate. Pang-spam lang ng minions this time. And ngayon, grabe. Galit na sina Uheb. Nako po, kailangan talagang madepensahan ng next play Evos lahat ng minion wave. Kitang-kita natin yung struggle actually ni Rene J. Grabe. Flicker. Oh! Sinubukan niya na lahat. Oh no. At hindi na mapipigilan pa. Oh my glove. Objective is the name of the game for Blacklist International. Oh, objective. Oh, objective. Pero yeah, mahirap to for next play, Evos. Dalawa lang na natitira. And that's it. Slow and steady game. It's all about the Oheb objective. Para sa Blacklist International. Grabe, napakaganda ng performance dito ng Blacklist International. May mas ililinis pa pala yung gameplay nila. Imagine